dagdag kalaman para ho sa final decision on disputed assessment. Lecture ho natin ay mga tip, tax tip para ho kayo po ay makapag-move on sa nararamdaman ho ninyong sakit. Sakit sa ulo, sakit sa puso, at sakit sa bulsa. Pag-aralan ho natin ang final decision on disputed assessment. May nakarating ho sa aking balita na ang BIR po may dalawang bagong techniques. Ayun. Ang unang technique po is padadalan ho kayo ng final decision on disputed assessment. Sa mga hindi pa ho nakakakita ng final decision on disputed assessment, eh hindi ho kayo malilito kasi andyan lang ho. Ayan ho yung final decision. So ito ho yung technique. Ipadadala ho sa inyo either notice of discrepancy, NOD, preliminary assessment notice, PAN, formal letter of demand, FLD, at saka final decision on disputed assessment through mail. Ayun. Gagamit ho yan ng Philippine Postal Corporation. So, padadalahan. Marireceive mo ngayon. Pagka-receive mo, after several weeks, pupuntahan sa opisina mo yung mga biro, Bureau of Internal Revenue Officials, at dadalin ho yung kopya nila. Papipirmahan ho sa presidente. Hangga't maaari, sana wala yung presidente o wala yung treasurer o wala yung corporate secretary. Kasi baka dalinhi yan sa website, i-publish yung muka na nagre-receive ng assessment notice. Hindi maganda. Hindi maganda. Nakakasira yan sa imahe ng inyong company kasi ang mga presidente natin, tresorero, accountant, at saka mga matataas na official, yan ho ang muka. At pag nasira ho yung credibility ng muka, nasira ho yung integrity ng muka. Muka. Eh, naapektuhan ho yung sales ng company. Ayaw ho nating mangyari yan. So, please, itago muna ang presidente pag mayroong bagyo. Ganun lang yan eh. So, ano bagyo? Assessment. So, pupunta yan sa opisina, magpapareceive ang kasalbahihan na nakikita ho natin dito, eh kukunan ng picture yung presidente habang pumipirma o nagre-receive ng final decision on disputed assessment o kahit anong klase ng assessment. Ang tanong sa akin, na mas marami, ito ang dapat ninyong tandaan. Saan ho tatakbo yung prescription period o yung right to protest an assessment? Doon ba sa pag-receive ninyo ng registered mail na ang laman ay assessment notice? O after 2 weeks na na-receive nyo yun, darating ang BIR, magpapareceive sa inyo ng bagong assessment notice. So, merong 2 weeks interval. Saan tatakbo yung 30 days? Ito po ang tamang kasagutan at ang tamang gagawin ho ninyo. Ang pagbilang ho ng 30 days to file a protest ay doon po sa pag-receive ninyo ng registered mail at hindi sa pag-receive ho ninyo ng assessment notice na galing mismo personally sa mga BIR official. Mag-iingat ho kayo doon. Ang basa ko ho dito is talagang sinasadya ito para guluhin ang utak nyo. Kasi kung kayo ay magpo-protest doon sa pag-receive nyo personally nung diniliver na assessment notice na galing na bit-bit ng mga BIR official o yung biro, eh talo na kayo. Dahil tatakbo na yung 30 days bago kayo mag-file. O eh, di ibig sabihin yung right ninyo ay na-wave nyo na, in-abandon nyo. Kasi ang takbo nun sa umpisa nun ay sa unang-unang pag-receive nyo ng assessment, which is yung registered mail. So pag ganun nangyari, ang sinagot ninyo, ang ginamit ninyo, yung pangalawang pag-receive nyo, eh yung una na magiging final and executory. Anong ibig sabihin ng final and executory? Babayaran nyo na yung amount na nakasulat doon. For example, o nireceive nyo ito ng first, tapos hindi kayo nag-protest within 30 days, ay babayaran nyo yung amount na yan. Ayan po, babayaran nyo yan.
Kawawa naman kayo. Saan kayo kukuha ng pera? Ang pambayad niyan. So, para maiwasan yan, mag-file ho kayo ng protest. Na-discuss ko na sa aking previous video. Panoorin ho ninyo. At huwag ho ninyo kalimutan na mag-click ng like button. Please, para ho mabit ho natin ang algorithm ng Facebook at YouTube. So, yun muna ho. I-receive ninyo yung letter of authority. Huwag kayong matatakot. Pero mag-protest kayo dun sa first time na na-receive nyo yung letter of authority, yung assessment pala sa first time ninyo na-receive at huwag dun sa succeeding times. Okay? I-discuss ko sa susunod nating video yung strategy sa pag-sagot nitong final decision on disputed assessment. Huwag kalimutang i-mag-click. At kung meron ho kayong time, di mag-comment kayo ng thank you. Maraming salamat mga ka-taxpayer kong manamahal. Peace and happiness be with you for life. Huwag kalimutan yung susunod kong video at yung hindi pa nyo napapanood na video ko previously na na-release, please visit nyo. See you later.